I was just really shocked that the water went inside our house and everybody went upstairs and was really panicked. And as you can see, everything damaged. All our furniture got damaged. Sobra hong hirap. Di namin nailigtas yung aming mga gamit, lahat na wash out. Wala na kami natira dito ng gamit na maayos. Puro sira, sinira ng tubig at saka putik. Ngayon lang namin naranasan ng ganitong kalaking tubig dito sa amin. Hindi kami makakain sang araw. Yung ilaw, wala. Magdamag ang ilaw, walang tubig, walang kuryente. Yung aming buhay namin dito, talaga nahirapan kami. Halos hindi na namin nagalawan ang mga dapat namin gawin dito. Biglang-bigla ho, pagdating ng baha na yan, sobrang laki. Hindi namin malaman kung ano gagawin pa. Noong mga panahon na yon, meron pa naman kami natitirang 2 galon na tubig. Ang pagkain namin, halos pumupunta pa kami ng palengke para sa ganoon, makabili kami. Ngayon, hindi na namin magawa, gawa ng pati palengke namin, halos wala na akong magbukas. Gawa ng amputi ko, halos hanggang bewang na. Ano sa amin dito, dulot, ala talaga, hindi kami nakapasok. Ultimo talagang kakainin namin, itlog lang. Magdamag, walang tubig, kaya kuryente. Ngayon na nagkaroon ng umaga. Tapos ngayon, ngayon lang kami nagsisimula maglinis ng malinis sa tubig. Kasi dati, pinaglinis namin yan, tubig ba pa rin. Pagkain, sir, meron access sa kanto kasi mo limited lang siya. Sarado lahat yung ibang mga establishment. Ayan o, nakikita naman po ninyo kung gaano'ng karami po ang mga nasirang yan. Ayun po, andoon ang aming mga set na halos eh, hindi na namin mapapakinabangan, tatapon na lang sa labas. Meron din po naman ang ilang-ilan o, tulad doon ng ventilador, television. Hindi na po namin may sasalba, gawa ng inano namin dito, buhay ng tao eh. So unti-unti naman sila pumupunta. So like yung mga ganito sa tabi, kinukuha nila yung mga putik. So yun yung mga ginagawa nila, tsaka yung mga basura. So nag-iikot na rin yung ating government para doon.